Ang lalaking ito ay may kaakit-akit na aura. Nasa kabila ng dingding ang kalaban at tinamaan ng sipa niya. Sa isa pa niyang sipa ay tumilapon din ang isa. Bigla siyang lilingon sa kalaban at paghihiwa-hiwalayan ang baril niya sa loob ng 2 segundo. Sa malayo ay sasaluhin niya ang bala gamit ang mga daliri. Sa malapit ay sasaluhin niya lang ito gamit ang ilong. Hindi siya ordinaryong tao. Kapag wala siyang ginagawa ay nagpupunta si Zohan sa dalampasigan. Mahilig siyang maglaro kagaya nilang lahat. Makikipaglaro siya ng hilahan laban sa 3 maskuladong lalaki habang may babaeng nakaupo sa balikat niya. Ngunit madali lang sa kanya nahilahin ang 3. Hindi rin ordinaryo ang lakas niya. Kahit ang malaki at malakas na kalabaw ay madali niya ring nahila. Ngunit desidido talaga ang lalaking ito na sundin ang pangarap niya na maging isang barbero. Isa siyang tunay na lalaki na naglalakad sa dulo ng kutsilyo. Sa oras na ito ay inamin niya sa mga magulang niya ang pangarap niyang ito. Ngunit pinagtawanan lamang siya ng mga ito. Pakiramdam niya ay tinapaktapakan ang pangarap niya. Kaya't naghanap siya ng dahilan upang makaalis papunta sa ibang lugar. Sa isang misyon niya ay kailangan niyang hulihin ang teroristang nagngangalang Phantom. Nang makita ni Phantom si Zohan ay kaagad siyang tumakbo. Lumabas siya sa bintana. Hinabol siya ni Zohan at inapakan ang ulo ng aso upang makalabas din ng bintana. Gumamit si Phantom ng rocket launcher. Ngunit matagumpay itong naiwasan ni Zohan. Nakarating sila sa dagat at nakasakay sa jet ski si Phantom. Ngayon lang naalala ni Zohan ang natutunan niyang paglangoy sa kung anumang isda yon. Hindi nagtagal ay nahahabol niya na si Phantom. Ang direkta niyang pagsuntok ay sanhi ng pagtilapon ni Phantom sa dagat. Ngunit sa hindi inaasahan ay naglabas si Phantom ng granada. Pinagpasahan nila ang granada na parabang naglalaro ng pingpong. Ngunit sa sandaling ito ay malapit nang sumabog ang granada. Kagad itong tinira ni Zohan pataas. Pagkatapos ay sumabog ang granada. Shorts na lamang ni Zohan ang natira. Iniisip ni Phantom na natalo niya si Zohan. Ngunit di niya alam na sa sandaling ito ay kukunin na ni Zohan ang bagahe. Handa na siyang makamit ang pangarap niya at magbiyahe papuntang Amerika. Sa loob ng eroplano ay nagkaroon ng 2 kaibigan si Zohan. Mahahaba ang buhok nila. Pinayuhan niya ang 2 ito tungkol sa pag-aalaga at pagpapanatili ng buhok. Sa pakikinig kay Zohan ay kaagad na nakatulog ang 2 niyang kaibigan. Malapit nang bumaba ang eroplano. Upang maitago ang tunay niyang katauhan ay nag-ahit si Zohan ng bigote. Ginupit niya ang kanyang buhok kagaya ng nasa litrato. Inayusan niya rin ng buhok ang 2 niyang kaibigang aso. Labis na natuwa ang may-ari ng mga ito. Nasa loob ngayon ng hawla si Zohan. Upang hindi maalarma ang iba ay ginamit niya ang dila sa pagtanggal sa mga screw. Tinanggal niya rin ang mga buhok ng aso sa damit niya. Pagkarating niya ay kagad siyang nagpunta sa isang salon. Magandang babae, nandito ako upang mag-apply. Ano ang alam mo? Paghugas, paggupit, pagpapatuyo, at pagkulay. Natawa lang ang lahat at mukhang wala silang balak na tanggapin siya. Sumubok pa siya sa iba pang salon upang maipakita ang talento niya. Nag-push up siya ng walang kamay at lumangoy din. Ginamit niya rin ang dila niya. Ayos lang sa kanya kahit hindi na siya bayaran hanggat papayagan nila itong maggupit sa susunod. Sa puntong ito ay nakumbinsi na ang may-ari na si Dahlia. Pinagbutihan ni Zohan ang pagtatrabaho at binabayaran nila ang kasipagan nito. Sa bawat gupit nila ng buhok ay kagad niya namang lilinisin. Hinihila niya ang mga naiwang hibla at winawalis din ang likod nila. Hindi rin siya makapagbanyo. Sisiguraduhin niyang walang matitirang buhok sa sahig kahit isang hibla. Kundi ay mabibigo siya. Upang kumita ng pera ay rumaket din siya bilang isang driver. Seryoso siyang nagtrabaho. Malilate na sa hotel ang boss. Kaagad na nagpaharurot ng sasakyan si Zohan. Lagpas sa 10 metro ang haba ng sasakyan. Ngunit mistulang 1 metro lang ito kung imaneho ni Zohan. Huli na ang lahat para isuot ang seatbelt. Pagdating nila sa lugar ay kaagad na niliko ni Zohan ang sasakyan. Matagumpay niyang naihatid sa hotel ang boss. Hindi naman ikinamatay ng boss ang pagmamaneho niyang ito. Nagkataon man o hindi, isang stylist ang malapit nang umalis sa salon nila. Tuwang-tuwa si Zohan nang marinig ito. Kaagad niyang ipinamala sa mga galaw sa gymnastics. Pinumote niya ang sarili niya. Napilitan si Dahlia na payagan siyang maggupit. Ngunit dahil sa mga kaakit-akit niyang galaw ay nawili naman sa kanya ang mga customer. Hindi lang yon, pati ang alagang aso nito ay natutuwa sa kanya. Pagkatapos ayusan ay biglang bumata ang customer ng 20 taon. Kinabukasan ay magbubukas pa lang ang salon. Ngunit marami nang nakapilang customer sa labas. May isa ring matanda na may dalang tungkod. Dahil sa galing ni Zohan ay matagumpay nilang nabayaran ang renta sa lugar. Gumaganda na rin ang pakikitungo nilang 2 ni Dahlia. Sa oras na ito ay inimbitahan din si Zohan ang salon na una niyang nais na mapasukan. Gumaganda na ang negosyo nila. 2 babae ang sumakay ng taxi upang makita si Zohan. Ngunit sa sandaling ito ay nakilala ng driver si Zohan. Mukhang nakatira sila sa parehong lugar dati. Nagkataong kinuha ni Zohan ang kambing niya. Nagdala siya ng 2 pang kasamahan. Nais nilang bumili ng dinamita sa Batika upang pasabugin ang pinagtatrabahoan ni Zohan. Ngunit dahil sa kakaunting kaalaman ay hindi nila alam kung ano ang mga kasangkapang bibilhin. Bingi rin ang tindero. Nang marinig niya ang gusto nilang bilhin ay kaagad niyang inabot ang ointment na ito. Kaagad pumasok sa isip nila. Ganito ba kadaling bumili ng dinamita? Damihin mo pa, gawin mo ng 20 kahon. Kaagad silang pumunta sa salon ni Zohan at binato ang bintana ng salon nila.
Tuwang-tuwa silang umalis. Iniisip nila na tapos na ang layunin nila. Hindi pa nakita ni Zohan ang pambibirong ito dati. Dinala niya ito pauwi upang itanong sa kanila kung ano ito. Tinignan niya ito at inamoy. Tinikman niya rin ito upang malaman kung ano ito. Neosporin lang ito, ginagamit sa sugat at pamamaga ng ari. Sa sandaling ito ay akala ni Michael na nagpapatawa lamang ang nanay niya. Habang gumaganda ang takbo ng salon nila, dumating ang mga lalaking ito upang ialok kay Dahlia na ilipat ang salon nila sa mall. Pinaliliguan ni Zohan sa labas ang customer. Tumanggi si Dahlia sa alok nila at sinabing hindi rin sila nagkukulang ng pera. Katunayan ay plano ito ng isang corporate magnate. Nais niyang gumawa ng mall sa lugar na ito na may malaking roller coaster. Kaya't nagpadala siya ng mga tauhan upang sirain ang lugar. Sa puntong ito ay nagpa siya si Zohan na bigyan ito ng aksyon. Ilang suntok lamang ay napatumba niya ang mga ito. Sa kabila nito ay nagawa rin ng grupo ng driver ng taxi na tawagan si Phantom. Nakita ni Phantom na buhay pa si Zohan. Nais niyang magpunta ng Amerika upang harapin si Zohan. Gumising siya ng maaga at direktang nilunok ang dalawang sisiw na kakapisalang sa itlog. Nagsanay siya para sa laban. Sinuntok niya ang sandbag, karne ng baka, at tunay na baka. Naghahanda na si Phantom para sa pagkikita nila. Inutusan niya ang tauhan upang kunin ang baril sa isang drink machine. Pati ang silencer sa lutuan ng hotdog. At ang magazine sa loob ng isang sandwich. Kinuha niya rin ang mga granada sa mantika. Ngunit pinaghahandaan na rin ito ni Zohan. Naghanda siya ng mga armas. Kinuha ang mines galing sa CD player. Pati na rin ang mga rocket na nasa speaker. Dahil dito ay nakahanda na ang dalawang grupo. Sa oras na ito ay dumating na rin ang grupo ng mga driver ni Phantom. Isang taxi na may limang upuan. Ngunit nagkasya sa loob ang 30 tao na ito. Pagkatapos ay sumulpot si Phantom at gumawa ng malupit na pagpasok. Nakahanda ng magsagupaan ang dalawa. Ngunit biglang dumating si Dahlia. Lumalabas na kapatid pala ni Dahlia si Phantom. Ibig sabihin ay magiging bayaw ni Zohan si Phantom. Hindi nga lang ba sila nagkakaunawaan? Sa oras na ito ay nais na sana nilang magsandugoan. Ngunit isang kalapit na tindahan ang sumabog. Nagpadala ulit ang businessman ng tauhan upang manakot sa lugar nila. Si Zohan at Phantom ay nagpa siyang magsanib puwersa. Madali nilang napatumba ang buong grupo ng mga kalaban. Lumalaban sila habang nag-uusap. Sa sandaling ito ay nabanggit ni Phantom ang pangarap niyang maging isang sapatero. Pinasubok niya rin kay Zohan ang ginawa niyang sapatos. Sa puntong ito ay nagustuhan ito ni Zohan. Nakiusap din siya kay Phantom na sukatin ang kabilang paa upang kumuha ng isang pares. Ngunit sa sandaling ito ay may mga taong hindi na kailangan ng buhay nila. Tinatakot sila nito dala ang isang bomba. Pinakita ni Phantom at Zohan kung ano ang kaya nilang gawin. Isang tunog na kagaya ng leon ang sanhi ng pagkabasag ng mga bintana at streetlight. Sa sandaling ito ay nanginig ang katawan ng kalaban. Malapit nang sumabog ang bomba. Gumagalaw din ang mga labi niya. Pati na rin ang kinatatayuan niyang manhole. Direktang lumipad sa area ang kalaban. Sa wakas ay nahuli ng mga pulis ang businessman. Makalipas ang ilang buwan ay nagbago na ang itsura ng kalyeng ito. Nagbukas ng tindahan ng sapatos si Phantom at nagbukas naman ng 5-star salon si Zohan at Dahlia. Kinilala rin ng mga magulang ni Zohan ang karyer niya. Dahil dito ay naisipan nilang magpagupit sa kanya. Ang isang counter-terrorist ay naging isang barbero na ngayon na walang tigil na ipinamalas ang talento niya. Buong pusong nagpursigi upang makamit ang pangarap niya.